matatandaan nyo, sabi ng Panginoon Jesus ng denarsyong coins, kaninong mukha ito? Kay Cesar. Kung gayon, ibigay lang sa Diyos ay sa Diyos at kay Cesar ay kay Cesar. Kasi hindi ka po pwede magsalita ng anumang laban sa kanila doon at tiyak na ikaw ay aakusahan ng matinding kasalanan o pagkakasala nito mga ito. So, nandiyan po, hindi mo niya Apostol Pablo ayon dyan sa mama na ipinapakita po natin. So, ito na, ayon sa kanyang pangaral, siyempre, marami na apektuhan. Sino? Yung mga hintil na sumasamba sa Diyos Diyosan. Para sa panahon natin ngayon, di ba? Lumabas ang mga iglesia. Nako, inaiinis ang mga katoliko. Lagi daw tinitira yung kanilang mga mga maliliit ay bulto na Kristo. Hindi naman daw nila sinasamba. Eh, ba't binilangin kayo ng mga sampagita? Niluluhan nyo pa, hindi ba yan ang pagpakita ng pagsamba? Hindi ko pa kasi ay pangamin niya eh. Acts 19:23-29, nagkaroon ng riot sa Ephesus, ano po? Sa 23 ang sabi, at halos ng panahong yahoy, may nangyari hindi munti kabuluhan tungkol sa daan. At talo-talo yung mga Hudyo. Sapagkat may isang taong nagngangarang Demetrio. Itong Demetrio na ito sa panahon natin, gumagawa o nag-uukit ng mga larawang inanyuan. Siya naman ay banday pila. Nagumagawa ng maliliit na gambalang pila ni Diana. May mga daladala yan. Ito makikita ko, may nakasabit sa taxi, may nakasabit sa jeep, hinihimo nila yan sa panahon niya, nagagagay niya kung anong mga pinagagawa. Diba? Ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday. Ibig sabihin, nagpapayaman itong Diyos-Diyosa na ito dito sa Demetrio na ito na gumagawa noon. Ang dinadala nitong pera ay hindi kakaunti. So, ibig sabihin, marami. Ano po? Na sila'y kanyang tinipon, pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa. So lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosa, halimbawa dito ay tatlo, dito ay apat, o kayong dito, tara at tayo ay magkakamiranan. Masyado maliit ang pumapasok sa ating pera dahil dito sa pablo na ito. Tinay niyo po ha, na sila ay kanyang tinipon, pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa, at sinabi mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa anak buhay na ito. At inyong nakikita at narinig na hindi lamang sa Efeso, kundi halos sa buong Asya ay nakaaakit ang pablo nito. At naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabi ng hero ng mga Diyos ang mga ginawa ng mga kamay. Kasi yun nga yung Diyos-Diyos ang ginawa nila. So sinisira ni Pablo yung kanilang aral, pinapabalik sa Diyos, sa tunay ng Diyos, mula doon sa pagkakabungo nila sa Diyos. Diyos ha? Nagkakaroon ngayon ang tinatawag na pag-aaway. Ano po? Sa Acts 17, tingnan po natin, ng mga aral si Pablo, masakit yung binitawan niya rin yung salita. At tunay na yung mga hindi ay halos ang sigaw ay patayin si Pablo. Acts 17:23-24, ang sabi ko ay ganito, sapagkat sa aking kapdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na itong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang zambana na may sulat na ganito. Nakita siya ng isang sinatawag na nakasulat doon sa altar. Ang nakalagay doon na pagkakasulat, sa isang Diyos na hindi kilala. Yun ang nakalagay, to the unknown God. Yaon niyang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan ng lahat ng mga bagay na narinito, siya palibhasin Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. O doon pa lang, meron ng matindi silang pag-iinit kay Pablo. Sa 29, ang sabi, yan ang tayo na ilahin ng Diyos, hindi marapat natin isipin. Huwag natin ilalagay sa ating mga kukote, sa ating mga isip, na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, ng bilang ng bato na inukit ng kabiyasnan ng katalinuhan ng tao. Di ba meron pa nga daw mahal yung ivory, yung galing sa elepante. Pag meron ka mga 30,000, sinibenta yun ka sa animal, may nakita ako eh. 35,000 na Diyos. Sumari mo sa group. 35,000 na Diyos na gawa sa ivory. Tingnan mo nga yan. Ayan ang mga hintil.
Ang sabi sa 29, huwag natin isipin yung mga bagay na yun na inukit ang mabiyas na natatalimuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalaan, pinalipas na ng Diyos. Datapag may pinag-utos niya sa mga tao na mga sisi silang lahat sa lahat ng mga tao. Ito na yung pagkakataon sa madaling salita, mga hindi bumalis na ngayon dyan sa Diyos Diyosan. Yang dayanan na yan ng episode. Isa yan sa napaka masamang imahe ng tinatawag na Diyos Diyosan na kung saan may pinapangit yan ng mga binigti. Meron yan sexual intercourse. Ayon doon sa aking nabasang sa may ganito po yan. Kaya nakaganyan siya. Tapos maraming God of fertility na tawag sa kanya. At meron siyang octopus. Parang may mga ganyan kasi marami siyang breast. Ano, ganyan. Tapos, ayon sa history niyan, ito yung hallway na yan. Yung lahat ng mga papasok dito, maghahain para sa inyong kasalanan. May table dyan. Dalawa, meron dito mga prostitute ng mga babae. Pipili ka dyan ang iyong makaka-sexual intercourse. Pag ang hain mo ay kakasalanan mo yung maliit, sabi natin kambing, pag nagkasala ka ng matindi ang iyang sa-sacrifice mo yung kalabaw, pwedeng dalawang babae. Hindi mo nga? Ganyan yan eh. Yung ginagawa ko yan sa act. Hindi yung kwento, ano? At kaya kong patunayan yan, ayon dun sa tinatawag na Goddess Diana ng episode, na kung saan binawal nga nila Pablo ito. Ano po? Ang sabi dito sa 1520 ng Acts, pasinin po natin, ang pagkakabanggit ay ganito. Kasi nga, namimihasa sila sa Diyos Diyosan eh. Ang sabi ni Pablo, kundi sumula tayo sa kanila, Acts chapter 15 verse 20, na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos Diyosan sa pakikiapid. Ayun, eh, kasi makikipagkalig eh, yung asawa. So, pakikiapid yun. At sa binigti, ibig sabihin, binigti, yung sinakal, yung mga animal sacrifices, walang dugo. At sa dugo, bakit ba nagkaganon? Kasi nga po, ayon doon sa nakalagay dito sa aking research, pupunta ang maghahandog kay Diana at pipili ng mga babae na kanyang makasex. At sila'y kapo iinom ng dugo ng handog na hayop at magtatalik sa harap ng Diyos na si Diana, depende sa handog ng iyong ibibigay. Pag malaki ang handog, pwede dalawang babae ang iyong makakasip na sa iyong paghahandog.